Ang barong po kasi, malutong po yan. Yan, malutong po yung mga pinag-plansyahan niya. So, kailangan, ito pag nag-dryer kayo ng barong, kailangan huwag nilalagay sa machine. Ang pag-dry lang nito, iyakan niya lang po siya ng 30 minutes, kasi mabilis naman po bababa yung tubig niya. Pag bumaba na yung tubig at nasa dulo na siya katulad nito, makikita niya ito, wala ng tubig dito. Ito lang meron. So, pwede nyo na po siya dampian ng towel. Pagdampi ng towel, dapat yung pinaka, ano niya, ganyan lang po. Dampian nyo lang po ganyan. Kasi ito, pag po ito, pinabukas nyo pa, ang hinihintay nyo pang madry na sobrang dry, as in, wala na siyang moist, antigas po nito. Titigas na po ito at mahihirapan na kayo mag-steam dry. Steam iron. Kasi yung pinag-anuhan niya, yung mark niya, mahirap na po yan i-diretso. So, mahirapan po kayo. Hindi katulad ng may konti pa siyang moist, malambot pa kasi yung ano niya, yung tela niya. Isang pasadahan lang yan ng steam iron, isang pasada lang, i-diretso na siya kagad. Kaya hindi po kayo mahihirapan. Pero pagka pinatuyo niyo pa siya, hinintay niyo pa siya hanggang bukas, yun, mahirap na po yun, plansyahin. Kaya, eto. Saka pag ganito po ang technique ng pag-dry cleaning niyo, konti lang yung wrinkle, konti lang yung mga kulubot-kulubot. Saka yung hindi madideform niya, yung coat or barong, hindi siya madideform. Kaya, eto pinaka-dabes na technique. Mabilis gawin, safe sa barong or coat, kahit na pag-dry cleaning yung napaka-safe gawin. Right. Thank you. Ito po, may moist pa po yan galing po sa pinaglabahan. So, wala na rin siyang tumutulo. Pwede nyo na po siyang i-plansyahin. Makikita nyo ito. Ito po yung may gusot. So, ganyan lang po. Kita nyo ang bilis. Hindi na kagad mapapansin yung mga kulubot. Pero pag ito sobra ng tuyo, 100% po antigas at ang hirap po tanggalin ng wrinkle. Kaya ganito lang po. Kung meron naman po kayong mga steam iron na mannequin, yung may foam, ayan, lalagay nyo lang po doon, napakadali po. Pero ito, syempre, para lang sa mga wala pang malaking budget or capital sa negosyo, ganito po ang panimula nyo. Dahil ang dry cleaning, napakaganda pong kitaan. Compare po sa maglaba po, yung wet cleaning. Wala na po yung kulubot. Andali lang po. So, dito na po tayo sa harapan. Thank you.
dito. Ito po, straight na po siya. Dito po makikita niyo yung wrinkle mo. Kaya, very easy po. Yung ganong technique. Hindi po kayo mahirapan. Siguro ito more or less, mga 20 minutes nyo lang ito makatapos eh. So, kung sa price naman, yung singilan, ang singil ko sa isang dry clean ng Barong, 300. Pero pagka luma na, i-check nyo po yung mga gilid. Malalaman nyo po kasi yung Barong luma na. Pag ito po, nakadikit na siya, dinala po sa inyo, dikit na dikit, buksan nyo po yan. Makikita nyo po doon, parang nag, ano na siya, yung, naghihiwalay-hiwalay na yung, ano niya, yung trend niya. Ayun po ay luma na. So, mahirapan po kayo doon kasi mabibiyak po yan. Ito, mabibiyak po yan dito. Pag nabiyak na yan maliit, tuloy-tuloy na po yan ang ganyan sa taas. So, delikado po yun. Pakita nyo po, i-check nyo po muna maigi. Sabihin nyo sa customer, ma'am, ito po, delikado po. Pwede nyo singilin na mas mataas. So, pag nasira pa, pirmahin nyo ng waiver. Pag nasira, eh, hindi nyo sagutin. Ganun lang po. Thank you! Thank you.